Ang maragbali, hindi ko makakalimutan. Kasi yung maragbali kasi, doon ko naranasan yung mapa-encounter ng 6 na beses sa isang araw. Hindi na tatakutan ng marag dati. Wala na. Tinukuri ang heaven for the much and Uriel the contented ang Marag Valley. Makikita at mapapatunay nito sa magagandang tanawin at likas na yaman ng lugar. Ang Marag Valley ay nakihimlay mula sa paanan ng Mount Mandulan sa Luna, Apayao hanggang sa talampakan ng Malaki Rabio sa Pamplona, Cagayan. May lawak itong 140 square kilometer. Napapagitna nito ng 3 lalawigan, ang Ilocos Norte, Cagayan at Apayao. Ang Marag Valley ay unang pinagyaman ng humigit kumulang 2,200 mamamayan mula sa iba't ibang etniko. Hindi naging sagabal ang bulubundukin katangian ng lugar para sa mamamayan ng Marag Valley para ito'y paunlarin sa kanilang sariling pamamaraan. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng taong bayan ay nagawa itong tahimik at nakontento sila sa simpleng pamumuhay. Sobra pa sa sapat ang mga likasyaman para sa mga mamamayan. Pagdating ko doon, kitang-kita ko naman, masukal ang Marag Valley. Una nga, pag-report ko nga lang sa unit ko namin noon, pagtawid namin sa ilog, hinahampas ng isda yung aking mga paa. Ganon talaga ka-dami ng isda sa Marag Valley. Dahil sa binubuo ng iba't ibang etniko, ang mga mamamayan may kanya-kanya silang pamamaraan ng pananampalataya at pagsamba sa kanilang paniniwalang Diyos. Hinatayang 4 oras ang biyahe sa pamamagitan ng mangilang-ilang sakay patungong poblasyon Luna at 6 hanggang 8 oras sa pinakasentrong bayan. Pangka at paglalakad ang pangunahing moda ng transportasyon mula sa mga liblib na lugar ng Marag papunta sa pinakamalapit sentro. Dahil sa katangian ng lugar na bulubundukin at malayo sa kabiasnan, naging perpekto ito sa mga pangkat ng bagong hukbong bayan. Taong 1982 na nagsimulang lumakas ang kilusan ng NPA sa Marag Valley, lumawak ang kanilang gawaing masa. Dahil sa pagyakap ng mamamayan sa programang isinusulong ng NPA, itiniklara sa Marag Valley ang revolusyonaryong gobyerno ng bagong hukbong bayan. Pero ang pinakamin dun sa Marag Valley, kasi yan ang favorable sa cancer, sa kilusan. Ang una dun, walang kalsada. Mahirap pasokin ang tropa yun. Tapos, nandun yung shadow government ng revolusyonaryo. Nandun na kasi yung shadow government. Lumaganap ang kilusan sa mga panahon na yun. Nagtatag ang Partido Komunista ng Pilipinas na nagsasariling gobyerno ay sariling pamahalaan, hustisyang ipinapatupad at sarili nitong hukbo. 1986, isoon kay Panang Rugidan. May sagaan makatawin niya, isang sagaan ang dati wala. Amin nga, ito yung lamisaan kung makastrita. May sagaan namin eh. Pasaray mamitlo, hindi ang sangkat ni Dado. Pahin, umadado na umadado. Sadyang mabilis ang paglago ng kasapian ng mga pula ang hukbo sa Marag Valley. Maging ang mga anak ng mga organisado ng kasapi ay nahikayat din. Umabot sa 17,539 ang sympathizers ng mga NPA bago pumasok ang tropa ng militar sa area ng Marag Valley. Kabuuang 216 ang armadong pwersa maliban pa sa 101 na milisyang bayan. Ang milisyang bayan ay pwersa ng mga NPA na may hawak na armas sa gabi. Sa umaga ay umaaktong simpleng mamamayan. Sa 111 na regular na binibisita, 64 ang may tuturing na hawak nila at 47 naman ang direktang naiimpluensyahan. Taliwas man sa panuntunan ng gobyerno ng Pilipinas, nagkaroon sila ng sariling batas, sinusunod at sariling republika.
Nagtatag sila ng sarili nilang klinika, programa na pagbibigay ng pag-aaral sa mga bata at matatanda, pagpapagamot sa mga karamdaman. Naging masikhay din ang mga kasapi ng MTA sa gawaing pagpapamulat sa mga mamayan para sa lalo pang pagpapalawak ng presa. Sa mga panahon na yun, naging mataas ang kabulatan at ideolohiyang kaisipan ng mga tao. Oh, sir, mayroon ng sariling gobyerno din. Hindi na pinakikialaman ng gobyerno ng Pilipinas kasi kontrolado na ng revolusyon yun eh. Pangunahin sa mga magsasaka, ganap ang suportang ibinibigay ng Revolusyong Kilusan. Ilang taon din na tinatamasa ng NPA ang matagumpay na pagpapamula sa mga mamayan ng Marag Valley. In the 1980, had that lang na tattao ng umagito itirabi ni ang lapulat sa bela. Ngayon kapag siya dawan may hapay na tanong ko, binayon ti kwartada ni NPA. Maliban sa local funding, tulad ng malalaking negosyante at revolutionary tax ng mga laging concessions at iba pang kinukolekta sa mga ibang kumpanya, umaasa sa suporta ng mga dayuhan ang gobyernong itinatag ng partido. Lahat ng mga malalaking negosyante, mayroong order ng Partido Komunista ng Nakan, sisingilin sa revolutionary tax. Hindi lang sa kumpanya ng laging, pati yung kumpanya ng mga construction. Dahil sa patuloy na paglawak ng pwersa ng NPA, nanindigan ang pamahalaan na iisa lang ang gobyernong dapat sundin, na ang batas na nakatadhana sa konstitusyon, ang saligang batas ang dapat maipatupad. Sa puntong ito, pumasok ang pwersa ng militar. Sa mga panahon na yon, nasa pinakamataas na antas ng kalakasan ang NPA. Buong Marag noon ay solidong sumusuporta sa Kilusan. Mahigpit nilang nilalabanan ang pwersa ng militar na pumasok sa Marag Valley. At ito ang naging hudyat ng isang madugong labanan. Yung Alpha Company, then the company commander was Captain Uzi, si Colonel Uzi na ngayon. At halos magkatabi lang yung position namin. Dito kami sa isang hilltop, nandoon naman sa mga 100 meters lang, nandoon siya sa isang hilltop din. Putok dyan, putok dito. Ganun talaga ang condition ng Marag Valley noon. Ito ang naging simula ng alingaungaw ng putukan. Nakabibiging putok ang kumainan lang sa himpapawid at salimbayan ang mga pulo na nagbibigay ng pangamba at takot sa taong bayan ng Marag. Sumabay sa nakatutuling putukan ang iyak ng mamamayan at mga sanggol na kalong-kalong ng kanilang magulang. The tactics that I used during that time is brute force. Talagang every movement ko talaga nun, pag pumutok sila, dumikit sila sa amin, pak! Kanyon agad ng ano. Halos oras-oras, pagpaputok kami ng kanyon doon. Gabi, umulan man, may putok kami. Ang halakhak ng mga bata ay napalitan ng hinagtis. Ang dating lugar ng mga kontentong mamayan ay napalitan ng lugar ng punong-puno ng paghihimutok at paghihimagsik. Sa isang iglap ay naglaho ang liwanag. Natakpan ang sikat ng araw ng ulap, sanhi ng pulbura mula sa bala ng baril. Di mabilang ang buhay na naibuwis at biktima ng paglabag sa karapatang pantao na kagagawan ng NPA.